Mga libreng gulay naman na masustansya ang gusto kong ipakita sa inyo ngayon at dito sa probinsya, kung hindi ka mapili sa pagkain at mahilig ka sa gulay, siguradong araw-araw hindi ka masyadong mamomroblema sa kakainin. Mga bandang alas 4 na to ng hapon na magkayayaan kami na manguha ng pwedeng ulamin dito sa gilid ng bundok. Sa paglalakad-lakad pa nga lang namin dito, meron na kaagad kami nakita sa may gilid na pwedeng ulamin na ligaw na ampalaya. Laging umuulan sa lugar na to, kaya mga dahon ng ampalaya ay magaganda at siguradong hindi rin to sobrang pait dahil tag-ulan ngayon. Marami din pala akong nakita dito na mga bunga niya, yun nga lang talagang maliliit lang. Kasi kapag bunga ng ligaw na ampalaya, maliliit lang talaga. Pero kahit na maliliit lang yung mga bunga niya, pinagkukuha pa rin namin, lalo na yung mga hinog niya. Ang gusto ko kasing gawin dito sa mga hinog niya ay itatanim ko yung mga buto sa taas ng bundok. Wala kasing ganito sa bundok ng Tralala. Pagtapos namin magtalbos ng mga dahon ng ampalaya, ang sunod naman namin na kinuha ay mga ugat ng gabi na kung tawagin namin ay takway. Matagal na rin pala na hindi ako nakakakain nito at kahit nga kaunti lang yung nakikita namin dito ay pinagkukuha pa rin namin sa kagustuhan ko na matikman ulit siya. Marami kaming gabi sa bundok kaya lang hindi ko naman nakikita na nagkakaroon siya ng ugat na mga ganito. Ang dala-dala pala namin na lalagyanan dito ay sako kasi siguradong marami kaming maiuuwi na gulay na pwedeng ulamin. Medyo masuka lang din pala dito sa pinuntahan namin na to, pero okay lang din naman sa akin kasi sanay naman ako sa bundok. Meron din pala akong mga nakita dito na mga puno ng kape at ang sabi nga nila ay bulok na daw yung bunga niya kasi kulay itim na. May saging din kami nakita dito na nakatumba na. Yung kalahati niya ay naubos na ng mga ibon at yung kalahati niya naman sa kabila ay pwede pa. Naglakad-lakad pa nga ulit kami dyan ng kaunti at meron na rin ako nakita dito na mga kape na kulay pula naman yung mga bunga niya. Wala rin kasing ganito sa bundok ng Tralala kaya mangunguha ako ng ilang piraso lang para itanim at titingnan ko nga kung tutubo ba. Tinikman ko rin pala siya dyan kung ano yung lasa niya at ang lasa niya nga ay medyo matamis-tamis rin pala. Marami pala akong nakita na mga puno ng kape dito kaya lang parang wala namang kumukuha dun sa mga bunga niya kasi yung mga itim daw pala kanina na nakita ako ay parang na-overripe na daw kaya nagkaganon. Medyo mataas yung iba niyang bunga kaya inakit ko pa at nakabali pa nga ako dyan ng isang sanga pero maliit lang naman at nung nakadalawang dakot na nga ako dyan na nakuha ay tumigil na rin ako. Nakakita rin pala kami dito na isang puno ng sili at ang dami niyang bunga at hinugan na. Mas gusto ko pala ang sili na to kumpara dun sa sili na tirik at dahil nga uubusin lang to ng mga ibon dito kaya pinagkukuha na namin lahat ng mga hinog. Napansin ko rin pala na ang ganda ng mga dahon niya at manok na lang talaga ang kulang. Meron na kaming talbos ng sili at meron na rin dahon ng mga ampalaya. At yung mga kasama ko naman pala dito, ang mga pinagkukuha naman nila ay mga talbos ng kamuting kahoy. At nung medyo marami na nga yung mga nakuha namin dito ay pinaglalagay na namin lahat sa sako. Nakaramdam na rin pala kami dito ng uhaw. Mabuti na nga lang, meron kami nakita dito na isang puno ng nyug at nakipitas nga rin kami dyan ng isang buko. Kanina pa kasi talaga kami dito paikot-ikot sa kasukalan at mabuti na nga lang talaga wala kami nakikita dito o naaapakan na ahas. Pagtapos uminom ng buko, pauwi na sana kami dyan na meron pa kaming nakita dito ng mga kabute. Talagang nakakatawa itong una naming nakita na kabute kasi ang dami niya talagang tabi-tabi lang. Binilang ko pa nga siya dyan at umabot siya sa 9 na piraso at eto palang kabute na to, eto yung tumutubo sa saging. Medyo nakakatakot nga lang maghanap ng kabute kasi binubuklat namin yung mga damo kaya medyo nakakailang na magbuklat kasi baka biglang makita namin ay ahas na pala. Saktong-sakto talaga itong mga kabuti na to na kinuha namin sa talbos ng ampalaya mamaya kapag niluto ko. Medyo pahapon na kaya umalis na rin pala kami dyan at bago nga kami umuwi ay dumaan mula kami dito sa may taniman naman ng mga saluyot. Napakadami ng saluyot dito sa pinuntahan namin na to at lahat nga ng natatanaw nyo na yan ay talagang purong saluyot. Tabing daan lang pala to at tuwing dadaan nga ako dito, lagi ko napapansin na ang dami laging nakikitalbos. At dahil nga tabing daan lang to, minsan may nakikita ako ng mga nakamotor na tumitigil muna dito saglit para makitalbos. Kung mapapansin nyo rin pala yung mga dahon ng saluyot ay meron siya mga butas-butas, ibig sabihin wala talaga siyang spray. Pero syempre, sa dami ng saluyot na to, pwedeng-pwede kang mamili ng tatalbusin mo at marami ka din namang makukuha na walang mga butas. Pagtapos namin magtalbos dyan, ang sunod ko naman na ginawa ay nagbunot naman ako na nagbunot dyan ng pantanim kasi napansin ko si kuya dito nakasama namin na nangunguha ay talagang nagabunot siya, siguro pantanim niya rin. Pagka-uwing pag-uwi naman namin, itinanim ko na rin kaagad at medyo nagmamadali ako dito sa pagtanim kasi mukhang bubuhos na yung malakas na ulan. Bali, eto pala yung lulutuin ko ngayong hapunan na ulam namin, yung takway, itong kabute at saka yung talbos ng ampalaya. Pero bago ko lutuin, syempre nilinis ko muna itong takway. Kinuskus lang namin dyan yung pinakambalat niya para matanggal yung mga brown-brown o yung parang mga kulay itim. Nilinis ko na rin dyan yung kabute at hinati ko lang siya dyan sa 2 piraso. Pagkatapos kong linisan at hugasan yung mga gulay ay nagsimula na rin kaagad ako dito sa pagluto at nag-isa pala muna ako dyan ng sibuyas at bawang saka ko nilagay yung kabute. Sinunod ko na nga rin ilagay dyan yung takway at ang pinakahuli ay yung dahon ng ampalaya. Mabilis ko lang din niluto dyan yung dahon ng ampalaya at hinango ko na rin kaagad yung kawali. At eto na nga, luto na nga ang ulam namin ngayong hapunan. Kain po tayo. Masarap kumain ngayong hapunan kasi medyo maulan-ulan. See you lang for today's video. Thank you for watching!